Lahat ng apat na commissioner ng Energy Regulatory Commission suspindido ng isang taon. Inireklamo sila dahil sa pagpabordao sa Meralco nang payagan nila ang power distributor na hindi magsagawa ng bidding para makapamili ng supplier ng kuryente. Sabi sa reklamo, naging daan daw ito para makuha ng mga sister companies ng Meralco ang power supply agreements. Kaya sabi ng Ombudsman, hindi raw naprotektahan ng mga commissioner ang interes ng mga consumer. Pinakakasuhan din ng graft ang mga commissioner sina Gloria Victoria Yaptaruk, Alfredo Non, Josefina Patricia Magpale Asirit at Jeronimo Santa Ana. Isa lang ito sa mga akusasyong ibinato sa ERC. Noong isang taon, nanawagan si Pangulong Duterte sa mga opisyal ng ERC na magsipagbitiw na sa pwesto at nagbanta pang bubuwagin ang komisyon. May mga natanggap daw kasi ang Pangulo ng mga ulat tungkol sa umano'y mga anomalya sa loob ng komisyon. Itinanggi ito noon ng mga commissioner dahil sa suspensyon ng apat na commissioner. Tanging ang bagong talagang chairperson ng ERC na si Agnes De Varadera ang natitirang opisyal ng komisyon. Ayon kay ERC spokesperson Florencinda Digal, hihilingin nila ang gabay ng Malacanang kaugnay ng suspensyon ng mga opisyal. Ani Digal, posible raw na maapektuhan ang ekonomiya ng bansa dahil sa suspensyon ng mga commissioner. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, wala pa raw siyang natatanggap na ulat kaugnay nito at hindi pa raw niya masabi kung magtatalaga ng mga kapalit ang palasyo. Pero pagtitiyak niya, the day-to-day affairs of the Energy Regulatory Commission will continue, although if all the commissioners other than Chairman De Varadera are suspended, then they cannot agree on policy issues because they are collegial body according to the IPIRA law. Pinakakasuhan din ng Ombudsman ang nasibak na dating ERC Chairman Jose Vicente Salazar. Pinagbabayad naman siya ng multang katumbas ng kanyang anim na buwang sweldo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Salazar at ang mga suspendidong commissioner. Sabi naman ng Meralco sa isang pahayag, di pa nila nakikita ang kopya ng desisyon ng Ombudsman at di rin naman daw bahagi ng reklamo ang Meralco. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.